daming mga nalalaglag na ano, batawag dyan, yung parang mga buds dyan, galing dyan sa puno na yan. Kaya, yung nangyayari, yung mga sasakyan, ayan o, nagkakaroon ng mga dumi-dumi. Yeah, so medyo struggling kapag kailangang sumakay. Dahil kailangan mong alisin siya, dahil nga nagkakalaglag, nahuhulog siya sa sasakyan. Paano? Takip. Anong issue? Yung mga nalalaglag. Oo, pumunta doon sa may ano, sa may gutter ng tubig. Rereklamo siya, guys. Good morning. Happy New Year, everyone. So, ito yung first grocery natin for this year. Today is January 6. And Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Hopefully ay naging masagana at mapayapa yung pagsalubong natin ng bagong taon. So today, samahan nyo kami na mag-grocery. Papakita namin sa inyo yung mga presyo ng bilihin. Nagbago ba? Definitely yes. Dahil nga gawa ng inflation. So talagang kailangan na ayusin yung pagbabudget kasi sobrang nagmahala na, no? Karamihan dun sa mga gamit na binibili natin. So, yun nga. Magbibigay tayo ng ilang tips kung paano nga makatipid, kung paano yung pwedeng maging diskarte sa ganitong panahon dahil nga halos lahat talaga nagtaasa na. So, samahan nyo kami na mamili, tsaka tingnan din natin yung mga presyo ng mga produkto. So, papunta kami ngayon sa may Scott. Scott yung una nating destination, ano? Ayun, papunta kami sa may Scott. So, ito yung binibilihan namin ng seafood kung halimbawang craving ka sa mga isda, sa mga seashells, or meron kasi kaming na-discovery nung nakaraan na panga? Panga ng ano yun? Tuna. Panga ng tuna. So, tuna belly. Oh, yun. Mura lang dun sa binilihan namin last time. So, tingnan natin kung available siya ngayon. May mga ibang Pinoy din na bumibili dun. Tapos yun, tingnan natin kung available yung hinahanap natin. Kung ano, bibili tayo. Tapos yun, after ng Scott, dun kami sa Pack and Save. Alam ko dati na video ko na yun, sa Pack and Save kami namimili. Kasi, feeling namin, compare dun sa ibang mga bilihan sa ibang supermarket, mas mababa yung price niya, di ba, compared dun sa ibang supermarket. So yun, number one tip siguro, guys, na masasuggest namin sa inyo is ilista nyo lahat ng mga bibilihin nyo, di ba, prior sa pagpunta nyo sa supermarket, kasi in that way hindi kayo magiging impulsive sa pagbili. Kasi kung nakalista na lahat ng mga bibilin, more or less, yun lang talaga yung ano, bibilin nyo. Hindi yung basta lang kuha ng kuha, diba? In that way, mas makokontrol nyo yung ano, yung pagbili-bili. Kasi once na nakalista na lahat ng kailangan, diba? Kung merong konting spare sa budget, dun lang pwedeng mag-add-on. Pero yun nga, usually kami kasi ganun yung ginagawa namin. So, today is Friday. Usually kasi Thursday or Friday kami talaga nag-grocery. Para yung weekend, hindi na namin kailangan lumabas. Sorry. Ayun, hindi na namin kailangan lumabas para iba, mas marami na kami nagagawa ng weekend. So, yun, kaya sinisingit namin siya during Thursday or Friday. So, katulad ngayon, Friday, mga Miyerkules, Huwebes, nagsisimula na kaming maglista. Pupunta na kami sa kitchen. Titingnan namin kung ano na yung stock na paubos na or kung ano ba yung kailangan namin ng bilhin. So, ganun yung ginagawa namin na diskarte. Naglilista na kami prior. Tapos, yun yung number one. Naglilista na kami prior ng mga kailangan namin. At chine-check na rin sa pantry kung ano yung mga stock na kailangan na ulit na bilihin. Yan. Pakita ko sa inyo yung daan para may idea kayo. Saglit lang. Yan. So, kung mapapansin nyo yung panahon, medyo maano na, diba? Medyo madilim, gloomy. Kasi lately, itong mga nakalipas na araw, sorry, mataas ata yung ano ko. Nung nakalipas na araw, ano siya, maulan, malakas yung hangin, ganyan. So, hindi naman siya bagyo, no? Wala namang bagyo, pero
Ayan, nag-spray pa siya. Yun, walang bagyo, pero maulan nga. Pero hopefully, mas bumuti na siya. Kasi ngayon, hindi na ganun kalakas yung hangin eh. Pero nung nakaraan talaga, lalo kahapon tsaka nung isang araw, sobrang lakas ng mga hangin, ng hangin. Ayan, so malapit na tayo dun sa Scott. Ayun guys, dun sa may right side. Sa may right side, ayan, nakikita nyo yung may malaking isda na ano. So, dyan kami pupunta. Dyan tayo titingin. Laki ng truck, sorry. Dyan tayo magtitingin kung meron tayong mabibili na panganang tuna. Saglit lang, magpa-park lang kami. Dito, kaya palipat na kami ng pack and save. Nagtanong si Eric dun sa babae, ang sabi daw ay next week pa magkakaroon. Mahangin sa labas. Next week pa? So next week na lang kami babalik. Anyway, okay lang, no rush naman yon kasi hindi naman urgent. Yun, so hindi naman urgent. Parang isa-stock lang din naman kasi sa freezer kasi nga ano, meron naman na talagang nakalagay na, nakalista na lulutuin. Nagkataon lang na, dahil nga may nakita kami nung nakaraan doon, gusto namin sana na magtabi. But okay lang. So ngayon, papunta naman na tayo sa may pack and save. Yan, on the way na tayo doon sa may pack and save. Babalikan namin kayo. Saglit lang. Hahanapin lang muna natin yung daan kung saan tayo. See ya! Ayan. So, alam pala niya yung daan. Nakala ko nakalimutan na niya. Ako lang pala yun. Mahina kasi yung sense of direction ko. So, kung minsan, halimbawa, binaliktad mo lang yung daanan, medyo nalilito na ako kung saan yung lusot, kung saan yung daan. Kahit na regular naman namin siya napupuntahan, talagang hindi ko lang masyadong maalala. Nakakalimutan ko lagi. So, yun yung problema ko. Ayan. So, punta tayo dun sa number 2 na tips, guys. Saan tayo pupunta? Westgate. Sorry guys, nabigla ako. Kasi iba yung daan, ha? Nawala sa isip ko na hindi pala kami dun sa may isang pack and save. Dun pala kami sa kabila, sa may sa may Westgate. Kasi usually dun kami sa may Lincoln nagpupunta kapag mamimili kami. Pero yun nga, napag-usapan nga pala namin na sa Westgate kami, hindi pala kami dun. Kaya parang naguluhan ako dun sa daan na naman. Ayan. So, ayun nga, recap tayo. Number one na tip nga namin is maglista ng mga kailangan bago pumunta sa supermarket. Para sa ganung paraan, diba, mas ma-manage natin ng maayos yung yung expenses. Kasi kung nakalista na yung mga kailangan nating bilhin, mas madali na para sa atin roughly na i-budget yung mga magagastos. Ayan. So, number 2 na tips na mabibigay namin is dito kasi sa New Zealand, meron silang app na tinatawag na Grocer NZ. So, dun sa Grocer NZ app, guys, makikita nyo dun yung mga product na halimbawa gusto nyo bilhin. Halimbawa, meat. Ayan. So, itatype nyo lang doon, tapos lalabas na doon yung mga supermarket na nagbebenta ng ganong item or ganong product. And at the same time, may price. So, mako-compare nyo na kung saan kayo, kung aling supermarket yung nag-offer ng mas mababang presyo. So, in that way, makikita nyo na, mako-compare nyo na kung alin yung pupuntahan nyo na supermarket. Dahil nga, makikita nyo doon yung presyo eh. Mako-compare nyo. So, for example, yung pack and save nakalagay na doon at saka yung countdown or new market lugar pala yun. So yun nga, pack and save, countdown or new world, nakalagay yung mga item, tapos meron na ring price comparison. So makikita nyo doon kung alin sa tingin nyo yung mas kaya ng budget nyo. Yan, so yun yung number 2 na tips natin.
Grocer NC. Ilalagay ko dito yung link para makita nyo or makompare nyo din. Yan, para yun nga doon sa mga nagpaplano na na pumunta dito, roughly makikita nyo na rin yung yung prices, 'di ba? Kung saan nagre-range yung mga basic na necessity natin, yung mga product na kakailangan na natin weekly. Ayun. So like what I said kanina, weekly kami nag-grocery kasi nga ang ginagawa namin yung babaunin ng buong linggo na dadating is niluluto na tapos nilalagay na lang sa fridge. So bakit ganon? Kasi in that way mas makakatipid kami sa oras, tsaka pag kasi nagsimula ka na magtrabaho, minsan syempre pakiramdam mo sa gabi pag after work parang pagod ka na, so may chances na hindi mo na magagawa yung yun, yung pagluluto, yung ganong gawain, kasi nasubukan na namin yan dati nung unang year namin dito. So halos everyday dun kami nagluluto, and then na-realize namin na parang mas efficient kung halimbawang gawain mo na lang siya on a Sunday afternoon, dun mo na lutuin yung pambuong linggo, and then freezer, ilagay mo na lang sa ref, tapos yun na yung ano, yun na yung magiging pagkain mo sa buong week. So ganun, kaya kami weekly nag-grocery. And then may mga gamit naman kasi na binibili namin, halimbawa ngayon may toiletries or yung iba na alam mo na months naman siya nauubos, sinasabay na namin yon kung halimbawang nakaano siya, naka-promo or naka-sale yan. Kung halimbawang discounted yung price, ang ginagawa ko, nag-aano na ako, bumibili na rin ako paunti-unti kasi nga pagka ano kasi minsan makikita mo rin maganda rin yung promotion, discounted na, so sayang naman. So yun, patingi-tingi, nagbibili na rin ako para hindi ko na siya kailangan isipin by the time na halimbawa paubos na. So ano-ano yung mga yun, yun nga, katulad ng nasabi ko, yung mga toiletries namin, halimbawa, yung mga tissue, kitchen towel, ayan, mga tissue, or shampoo, kasi ibabay mo naman siya in bulk. So, yun, kapag may good promotion, dun ko siya binibili para nakastock na lang siya dun sa storeroom, and hindi mo na siya kailangan laging bibilihin. Gets nyo? Okay, wait lang ha. May papakita ako sa inyo. Yung daan. Kakalagpas lang natin dito sa countdown natin. Nakikita nyo yung, ano, sa harap natin, nakikita nyo yung kulay dilaw. Pack and save yun eh. Dun kami pupunta. Tapos, ayan. So, ito yung Westgate. Ayan, hinarangan tayo. Sorry. So, yun. Ito yung Westgate. Hindi kami madalas dito, pero may mga times na dito kami pumupunta kasi mas convenient. Nakita nyo yung Bunnings, yung kulay green na yon. So Bunnings, tapos ayun yung Pack and Save, magkakatabi na lang din kasi sila, dikit-dikit na sila dito, so mas madali para sa amin, parang kumbaga one stop shop kung halimbawang may kailangang bilhin na gamit sa Bunnings, tapos isasabay na rin namin sa grocery yun. So nandito din yung Costco, dadaan ata kami sa Costco in a while kasi ano, bibili kami ng pandesal. Ayan. Kasi meron dun sa Costco na nabibili yung mga rolls, dinner rolls, na kalasa siya ng pandesal natin dyan sa Pilipinas. Pero sobrang dami niya. Parang 36 pieces yung isang packet. So, sobrang dami niya and worth it. So, kung hindi mo siya maubos, ilagay mo na lang siya sa freezer kasi mas na na-extend yung life niya kapag nakaganon. So, yun, mura lang naman, parang nasa $6 lang siya, no? Tapos ang dami niya, madami siya for $6. Talagang pang malaking family. So kung halimbawang isa ka lang, or dalawa lang kayo, or family of three lang kayo, itabi nyo na lang siguro sa ref para hindi siya agad masira. And, ayun, ewan ko, ganon yung ano, ginagawa kasi din namin. And ngayon, papasok tayo dito sa Pack and Save. Wait lang. Yan. So, andito na tayo sa loob ng Pack and Save. Yan guys. So, kapag may nakita kayong price rollback, okay yan. Kasi, ibig sabihin, may mga product na discounted. Thank you.
ba yan? Hindi, video. Guys, so ayun na nga, nakatapos na tayong mag-grocery and yung total ng nag-grocery natin is around $80. And ito pala yung isa pang tips, guys, saglit lang ah. So kapag ka nag-grocery nga pala, kailangan meron kang dala-dala na sarili mong plastic bag kasi, or tote bag, or kung ano mang bag yung tawag dyan, kasi nga hindi sila nagbibigay ng plastic bag dito. So, kapag pinunch mo yung mga gamit or yung mga grocery na pinabili mo, dapat meron kang sariling bag. Otherwise, bibit-bitin mo siya or meron doon pero kailangan mo siyang bilhin. So, mas maganda na yung every time na mamimili ka is meron kang nakaready na bag para nga dun sa pwedeng paglagyan ng mga grocery na pinamili mo. So, lagi siyang sa sasakyan, lagi kaming merong bag na naka-ready para nga in case na may bibilihin, yun, may mapapaglagyan. And ayan, okay na. So, na-pack na namin yung mga pinamili. I mean, nailagay na sa bag. And ngayon, pauwi na tayo dahil nakatapos na tayo ng pag-grocery. And ayun lang. So, hopefully ay na-enjoy nyo yung ating quick tour sa supermarket at ng salamat dahil sa pagsama nyo po sa amin sa pag-grocery. And sana ay nakatulong tong video na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba roughly yung nagagastos kapag nag-weekly grocery nga tayo dito sa Auckland. Nandito tayo sa Auckland. So, yun. And yung mga tips na binigay namin, recap lang ha. So, yun nga, yung number one, maglista tayo ng mga bibilihin, kailangan nating bilihin in advance para nga mas ma-manage natin ng maayos yung oras natin, pati na rin yung pagbabudget, mas maayos yun. And then number two is kung gusto nyo, i-check nyo yung app na sinabi ko, yung Grocer NC. Kasi makikita nyo din doon yung mga prices nga ng mga products, so mako-compare nyo yan. And then number three is yun nga, magdala kayo or always bring yung mga bag with you kasi otherwise kung wala kayong bitbit, bibili pa kayo, which is syempre hassle din yun, or kung ayaw nyong bumili, mahirap magbitbit ng mga gamit, di ba, ng hindi nakabag. So mas mainam na na may dala-dala kayo lagi na ganun na mga bag para nga ready kayo. Yun. Iwan nyo na lang sa sasakyan kung hindi kayo komportableng bitbitin siya sa loob. Yun. And ano pa ba yung binigay nating tip sa kanila? Yun nga, isa pa pala, yung promotion. Yun. Samantalahin nyo kapag may promo kasi sayang din yung mga discount na makukuha nyo, diba? Kapag binili nyo siya ng on promo. Yun. Unlike nga sa kung bibilihin nyo siya na regular price siya. So, yun lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pagsama. Until my next video. God bless everyone. Bye!